Alam ba ninyo na ang pinakamataas na ano ho, rating? Binigyan ang pinakamataas na rating ng Commission on Audit ang Office of the Vice President. Ibig sabihin, walang nakaw-nakaw dito, walang kupit-kupit dito. Yun lamang salin eh, salin ni ano, ni digong nyo. O yun, isa ng challenge yun, di ba? Sasabihin mo pa ba yung kurap, ba't dayo mong ilabas yung salin mo? Pakita mo. Pakita mo, puwit mo, este, salin mo. Ano ang dapat na katangian ng presidenteng iboboto natin? Simple lang yan. Kanina may napanood ako. Pinag-uusapan doon yung culture ng patronage culture. Pag nabigyan, naabutan sa eleksyon, ay yun na binoboto. Sabi naman ni, naniniwala ako doon sa sinabi ni, minsan ni Senador Trillanes, na sabi niya, meron namang ilang eleksyon na nagdaan na napatunayan na ang tao ay bumoboto ng tama. Yun nga, sa panahon ng 2010 election dahil napakasama ng administrasyon ni Gloria, di ba? Sabi, hindi natatakbo, tumakbo. Swapang din eh. Sipin mo, tinuloy niya haba pa no, 4 na taon yung tinuloy. May kumandidato pa. Sabi, hindi raw tatakbo. Mga kaibigan, di ba? Talaga mga walang hiya eh. Ngayon, yung kultura ng ano, ng patronage, ha? Mga kaibigan, ano yun? Mas naniniwala tayo kay Senador Trillanes dahil napatunayan ito maging sa eleksyon kay Digong nyo, di ba? Kaya dito, hindi na pinapansin yan yung sinasabi nila Digong nyo. Yung away na yan nila Pacquiao, diversionary na lang yan eh. Gumawa sila ng diversionary tactic eh. Para mailihis ang atensyon ng taong bayan sa katotohanan na nakita natin ang mas lalong lumiwanag ang malaking pagkakaiba sa administrasyong nakaraan kaysa ngayon. Di ba? Ganyan din, di ba, nung kidigong nyo? Wala nang interes ang taong bayan na pakinggan yung sinasabi nung iba. Maging si Tita Miriam, ang dami palang sinabi niyan. Pinaka-dangerous yan, mapanganib na kandidato yan. Hindi na napansin yun, ngayon na lang ulit napapansin ng taong bayan pagka binabalikan yung mga lumang video. Siya yung tinutukoy ni Miriam eh. Pinangalanan siya eh. Yan ang anyang pinakamapanganib na kandidato. Komo tayo nung kumbinsido na siya ang suportahan. Dapat ngayon din ganon. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Hindi pa namamatay si Pinoy, di ba? Huwag kayong ma-despair. Huwag kayong mawala ng pag-asa. Huwag manghina ang inyong loob. Ang tanging mo lang gagawin para ang panlaban natin sa patronage, ha? Doon sa political patronage na yan. Yung decision mo, gawin mong buo. Buong kumpiyansa. Pag kumpiyansa ka sa na ikaw ay nasa tama, gawin mo yun. Huwag mong babaguhin ang isip mo. Ha? Kahit na magbigay pa ng pera, kunin mo yung pera. Kanina nga pinag-uusapan eh. Sabi nung isa ron yung pinamimigay nila, may pinanggagalingan yan. Saan ang gagaling yan? Di sa taong bayan din. Di ba? Pera mo yun eh. Kunin mo. Hindi naman nila bibigay yan kung pera nila yan eh. Bibigay ba nila yan? Ipupusta ba nila ang kayamanan nilang sarili para isapalaran? Ha? Kung hindi sila iboto, hindi. Kaya lang nila nagagawa yan dahil hindi nila pera yan.
Kaya pabayan nyo lang. Ang pinakamagagawa mo lang, gawin mong buo ang iyong desisyon. Huwag mong babaguhin ang isip mo. Yan naman perang yan, isang araw lang yan eh. Ubus na yan eh. Di ba? Oh, eh ano kapalit? Ito nangyari ngayon. 6 na taong pagdurusa. Oh, mga kaibigan. 6 na taong pagtitiis ng pananakot at kung ano-ano. Gawin natin buo ang ating desisyon. Magbigay man sila ng kung ano. Suhol na nga yan ginagawa nila. Vote buying na nga yan eh. Halimbawa, si Patalo, si Panelo, si Cargador Panelo, kailan namigay ng bigas yan sa tanang buhay niya? Tanong ko sa inyo. Baka ni isang takal na bigas, walang nabigyan yan eh. Di ba? Bakit ngayon ginagawa niya? Kandidato eh. Di ba? Trying hard, mga kaibigan. Ganun kasimple lang yun. Yun ang political patronage. Oh. Eh, tayo namang mga nakakaunawa, di ba? Nakakaintindi. Eh, yun lang ang gawin natin. Oh, di ba? Binigyan na tayo ngayon ng panibagong pag-asa natin. Yan yung sinasabi ko sa inyo na huwag kayong manghihinalog sapagkat ang tadhana ay laging merong lihim na paraan ng paghihiganti. Hindi natin kailangang maging marahas kamukha nila. Hindi natin kailangang makipagtalo kasi gagamitin pa tayo para sila kumita. Ignore, delete, block lahat ng negatibo, sila yun. Yan yung negosyo nila. Hanap buhay nila yan. Ha? Diyan sila kumikita, diyan sila binabayaran. Katunayan, itong salitang ito, yan ang katunayan eh. Na puro paninira. Bakit kayo sasali sa paninira? Malilihis ka ngayon. Mawawala ka dun sa tamang pamantayan na dapat mong pagbasihan sa pagboto. Ano ba ang tama mong pagbasihan sa iboboto mo? E di yung track record na lagi nating binabanggit, ha? Dapat ay piliin natin yung mga taong may mabuting track record. Oh, track record nito ano? Political dynasty? Layan. Ha? Mga kaibigan, isasalin sa anak para ano? Tutupad rin ba nila? Matutupad pa ba? Kaya nila ginagawa yan, yung mga naglilitawan na. Oh, sabihin nyo sa akin, corruption. Ngayon, aaksyonan mo yung corruption. Ha? Wala ka ng panahon. Di ba? Oh, hindi mo nga nagawa yan eh. 5 taon eh. Ngayon mo ipapangako? Sino magtutuloy? Anak mo? Ano sabi nung anak? Welcome niya sa akin ng ICC kung papayagan ng national government. Para sila lang nag-uusap eh. Hindi pinapayagan ng tatay niya, siya raw payag kung papayagan ng tatay niya. Parang yun ang sinabi niya, di ba? Sino ba national government? Di yung tatay niya, di ba? Oh, mga kaibigan, maniniwala pa ba kayo? Oh, isipin mo yan ha, tahasan ng panloloko yan. Hindi nakapanipaniwala. Ganun kasimple lang. Wala nang papansinin dyan dapat. Walang preno kung bumatikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tamaan ng Lapid Fire! Ito ang tamang kandidato. Ha? Sa loob ng sunod-sunod na 3 taon. Oh, ano sabi ng Commission on Audit? Ang opisina ng Vice President na si Lenny Robredo, ha, ang merong pinakamataas na audit rating. Mga kaibigan, ha? Yan ang ibinigay na unqualified opinion sa financial report.
Ibig sabihin, masinop na paggamit sa pondo ng bayan. Masinop na pinahahalagahan ang pondo ng kanyang opisina. Yan ang ibig sabihin, no, ng Commission on Audit. Ha? Ayon sa kanila, yung unqualified opinion rating, eh, kasing kahulugan ng pinaka, ano ito, the best opinion that a government agency can receive. Isa itong malaking pagkilala sa iyo. Ha? Sa isang tanggapan ng gobyerno na binibigay ng o sinasabi ng Commission on Audit sa kanilang mga report sa pag-audit ng pera ng mga agency ng gobyerno. Oh, ito na lang, COA na lang ang hingan mo ng report simula nung umupo itong administrasyong ito. Eh, tiyak na, hindi mo mabibilang ang katiwalian, irregularities sa kanilang mga opisina. Sa sweldo pa lamang, katakot-takot na. Allowances, katakot-takot na. Ito'y sa harap, ha, ng paghihirap ng bansa natin, lalo na ngayon sa panahon ng pandemya. Mga kaibigan, yan ang sabi ng ano, ng COA. Ha? Ang COA niya'y nagbibigay ng rating, ha, when a government office has fairly presented, kapag ang tanggapan ng gobyerno ay nakapagpresenta, ha, ng patas na financial position and has its financial statements in order, maayos ang kanyang financial statements in accordance o alinsunod with the Philippine Public Sector Accounting Standards. May standard, eh. Lahat ng bagay may standard dyan. Oh. Ang Office of the Vice President ay tumanggap din ng unqualified opinion mula sa mga state auditors ng COA for the fiscal year 2018-2019. Itong audit na ito para sa 2020 ito, nakaraang taon ito. Kasi ngayon, 2021, di ba? Ang inilalabas ngayon, yung nakaraang taon. Oh. Ganun ang audit ng COA. In our opinion, sa opinion daw nila, the accompanying financial statements present fairly in all material respects. Oh, eh, sa lahat, eh. The financial position of OBP as of December 31, 2020 and its financial performance, statement of cash flows, statement of changes in net assets equity, statement of comparison of budget and actual amounts for the year then ended, and notes to financial statements, including a summary of significant accounting policies in accordance with international public sector accounting standards. Kaya nga yung mga kwanu dito, yung mga ambassadors ng iba't ibang bansa, nagpupunta yan, kumikilala yan sa Office of the Vice President, hindi na sa Office of the President, eh. Alis na, tapos na yung tour of duty niya. Doon nagbibigay ng kanyang respeto, ha, sa Office of the Vice President. Mga dumarating dito, mga mga nais tumulong, pupunta yan sa Office of the President. Bakit gagawin yun? May tiwala, eh. Hindi nagnanakaw. Yun ang ibig sabihin. Magandang yumaga, General Eliazar! Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng buong gana sa bayan mo, sumapit lang yaong wakas dito sa bayan ko.
nagmamahal.